Pag-usapan natin itong patuloy na nagiging matindi ang laban ng ating mga, alam mo na, mga artista, mga television show, live, yan po yung Tit to Beat and Joey at yung iba pang mga kalaban nila sa noon time. Ano ha? Kaya sinasabi kong tumitindi kasi ho talagang pagka kayo ay nanood at meron kayong oras sa tanghali, talagang mag-i-scan kayo. Halimbawa, magpalipat-lipat kayo ng channel. Doon nyo talaga malalaman yung quality. Hindi yung basta maingay, basta lang parang nagsisigawan o harutan. Iba yun eh. Kailangan kasi yung, alam nyo, pasintabi na sa mga senior citizen or may mga nararamdaman na sa buhay, may bata man or senior, eh mas gusto nila disenteng palabas. Yung nag-i-enjoy sila pero walang masyadong harutan, hindi masyadong maingay na parang magulo. Ay, yun yung gusto nila eh. Yun ang advantage ng Tito Beat and Joey. Kaya sila tumagal ng 44 years dahil nga dun sa yun ang style nila. Binabawasan nila yung masyadong maingay, maliban lang yung sugod barangay kasi naman talagang maingay. At dahil mamamayan yung nasa sa open na area na talagang makikita mo yung aksyon. Iba yon. Pero pagdating sa studio, hindi masyadong magaslaw, hindi masyadong maingay, hindi masakit sa tenga yung Tito Beat and Joey Dabar Gods. Compared dun sa Showtime or yung Tape Incorporated na iniwan at ni Tito Beat and Joey, yun po ang ibig sabihin. Hindi ko alam kung paano ko i-describe yung kabila eh. Hindi ko naman pwedeng masabing itbulaga sila. Hindi ko naman masabing, hindi ko nga alam eh. Anyway, tatlo lang naman po yan. Pag inyong pinagkumpara yung style, yung audio, yung video, ibang-iba yung Tito Beat and Joey. Suabe ang dating. Medyo kontrolado ang galawan, pero nag-i-enjoy ang nanonood. Yung mga hugot, yung mga segment nila at content, ibang-iba talaga eh. Yun din siguro ang dahilan kung bakit consistent sila mula noon na sila ay nangunguna sa survey, sa television at social media. At saka yung, alam mo, iba na ho, iba yung established talaga eh. Yung isabihin, yung identity nila, yun na yun. So, minimaintain lang nila. At habang minimaintain nila, may mga bago pa. Yun po yung mahirap talagang kalabanin at habulin. Okay? Alam ko na may kanya-kanyang mga producer, segment producer, may mga talaga hong inaaral yan kung paano makuha ang kiliti ng masang Pilipino at paano nila talunin ang Tito Beat and Joey at paano sabayan. Kung hindi man matalo, masabayan o makadikit man lang, parang ganon. Eh ako, sa aking observation, iba ho yung Dabar Gods Group. Iba yung galaw eh. Talagang kahit masakit ang ipin mo, tatawa ka. Kahit na may trangkaso ka, makalimutan mong baka mabinat ka pagka nagpatawa na sila. Lalo na yung Dabar Gods, lalo na yung Jose, yung Mayor Jose. Ah, yung combination ng tatlo sa labas, di ba? Si Mayor Jose, Manalo, si Wally, tapos yung kasamahan nila. Ano yun? Lahat. Iba yun eh. Lumalabas pagka time ng mga nasa labas, yung nasa studio ng Tito Beat and Joey, nanonood lang sila, natatawa rin eh. Di ba? Yun ho yung style. Mm-hmm. Yung sa kabila, naobserbahan ko, masyadong maingay, lalo na yung Showtime. Masyadong magaslaw, maingay, ang dating, ang tunog. Kasi importante yung, ano yan eh, yung quality. Yung audio, video, at saka ho yung mismong palabas. Yun yung pinag-aaralan dyan ng mga nanonood eh. Pag masyadong masakit sa tayo nga, nagsasawa. Pag masyado naman na makwela or below the belt, nag-ayaw din nila. Pagka naman masyadong wala, as in boring, parang walang buhay, lalong ayaw din. Kaya napakahirap i-maintain ng live show sa television. Kaya hindi natin masabi rin kung bakit, at yun ang dahilan, kaya kahit anong television show, nung araw pa, kahit nung magkakasama pa yung Tape Incorporated at Itbulaga, ang totoong Itbulaga, hindi sila masabayan kasi iba talaga.
Yun yun eh. Alam ng Showtime yung sinasabi ko dahil matagal na silang sumasabay dyan, hindi nila makuha. At marami ng television show sa nakalipas na dekada na taon ang sumabay, hindi rin ho talaga. So, yun yun eh. Eh ngayon, pinipersonal pa ng iba. May edad na raw, pasintabi na. Pasintabi na si Tito Vic and Joey. May edad na raw, lipas na, ganun-ganun. Eh, hindi eh. Hindi po nakatingin ang viewers, lalo na mga senior citizen, sa edad ng kanilang sinusubaybayan at nag-i-entertain sa kanila. Hindi naman nakukuha sa edad dyan. Pag sinabi ng kabila o kung sino man, ay, may edad na yung mga yan, ba't doon kayo nanonood? Ay, di lalo pong dudumugi ng tao yun kasi pinersonal. Kasi wala sa lugar yung ganong sistema. Yun yun eh. Ah, diba? Ewan ko kung nakuha niya yan. Hindi naman pwedeng sabihin, oh, dito kayo manonood at ito yung malakas kasi kabataan ito. Eh, kanya-kanya ho yan. Ang audience, general yan eh. May bata, may middle class, may mahirap, may mayaman, may bata, may nasa tamang edad, may mga senior. Yun yun eh. Kaya nga general, pagbukas ng TV, lahat yung nanonood. Siguro may mga segment, itong kabila, malakas sa mga kabataan, itong kabila, ganun. Eh kaso yung Tito Vic and Joey, nakuha nila yung kabataan. Parang hindi naman lahat, pero maraming level o antas ng pamumuhay nakuha na nila. Maliban pa yung identity nila, maliban pa yung integridad nila, yun po yun eh. At credibility ng kanilang program. Yun po yung nakasama-sama yun. Lalo na pag si Bossing, natawag nila Bossing si Vic, pag humataw na, Bossing ang dating. So, yun yun. Sa aking observation. So, well, kaya naman masarap subaybayan kasi nagiging entertainment ang lahat at yung mga tao ay nalalaman din nila kung sino ang sinusubaybayan at hindi. Yun ang dahilan kung bakit number one sa television ang Tito Vic and Joey. Number one sa social media. Yun, di ba? So, good luck na lang sa mga mahamon sa kanila o yung kung sino mang susunod na mga television show na hahamon pa rin sa kanila or tatapatan sila. Kasi yung oras na yan, napakatindi. 12 to 2, everyday, pag Saturday, medyo mas mahaba pa. Talaga pong nasa bahay ang tao niyan, lalo yung mga panahon ito, mainit ang panahon. So, mga tao talaga. Lunch time, after lunch, nasa bahay. Before lunch, nasa bahay na pag walang ginagawa. At kahit may ginagawa, break time nga yun eh. Mga opisina, both government and private sector, at syempre nga yung mga nasa bahay na silang inaabangan. Yun ang matindi. Kaya, yung oras na yon nakuha na nila. Parang pagdating ng alas 12, nagbukas ka ng television, Tito Vic and Joey yung hahanapin. Kasi yun na yun eh. Yun yung identity kagad. Hindi kung anong pala. Ano kayang gagawin nila? Hindi eh. Tito Vic and Joey, nung araw, it bulaga, ewan ko. Kaya nga sana nga magkaroon na po ng closure yung usapin. Sino ba talaga ang tunay na may-ari? Yun ho, ang aking nakikita na nangyayari. Ayaw ko kayo kung anong inyong observation. Malaya po kayo makapag-comment. Okay? Mga senior citizen o mga followers sa television, nasa inyo ang buhay ng mga television show. Lalo na ho yung mga controversial na yan, mga artistang yan na nagtapat-tapat na sila sa oras ng pananghalian.